Okay. So, ayan. So, ito na yung usual gamit namin. Yung halos magkadikit siya. Hindi ganito kalapad yung pagitan. So, from kanina, ito yung may spreader. Tinanggal natin yung spreader. Ito siya. Yung tatlong pasada na magkakatabi. Tapos, tinanggal natin yung tahi sa gitna. Ito siya. Yung malapad. Ayan. Ngayon naman, ito yung usual o karaniwang gamit sa mga katahian. Ayan. Ito. Yung dalawang magkatabi. Ang tatanggalin mo lang dito sa karayom is yung parting kanan talaga. Yun lang naman yung usual tinatanggal, kanan or yung gitna. Hindi mo papakailaman itong nasa kaliwa. Okay? So, papakita ko sa inyo yung parting ilalim naman. So ito, ang parting ilalim nito, syempre makitid. Ayan o. So, ayan siya makitid. Makitid lang siya. Pero buo pa rin. Ito naman, malapad. Ito yung magkabukod. Ito naman yung dun sa tatlo. Ayan o. Meron siyang tahirin sa gitna kasi kaya para siyang net na madami. Ito naman, malapad na net. Ito naman parang makitid. Ayan o. So ayun, yun po yung iba't ibang klaseng tahi nitong Kaiten Machine. Actually po, pwede nyo rin po tahi. Welcome po sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung piping machine natin. Kasi nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng konting video dito. Pinakita natin yung kaiba nung piping natin dun sa ginagamit natin dati. So ngayon, ibabalik natin siya dun sa settings na kagaya nung ginagamit natin dati. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung naiba dito. So kung papansinin nyo, ang sinulid niya lima. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ang piping kasi pag binili mo, brand new, usual pag brand new is meron siyang spreader. Ito, hindi naman to brand new, recon lang to, pero nung kinuha natin to sa Tolentino, nung binigay nila sa atin, nirequest ko, nalagyan siya ng spreader. Ito siya. So ito yung spreader. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan yung spreader. Ayan gumagalaw na yan. So para siyang looper na nasa ibabaw. Okay? So kung mapapansin nyo, ang karayom niya, tatlo yung nakalagay. So bakit lima yung sinulid? Tatlo yung karayom, isa yung spreader, at saka isa yung looper sa ilalim. Ayan. So ito, merong looper sa ilalim yan. Ayan. Okay. Papakita ko sa inyo yung tahi niya bago natin siya tanggalin. Kasi nabanggit ko na to sa isang video natin na ang spreader, bihira naman itong gamitin talaga. Lalo na kung ang piping mo is gagamitin mo sa bias at saka sa panghemming. Kung papansinin nyo, inaangat ko yung put pero hindi mo siya maiangat dahil nga humaharang yung spreader. Kaya usual kahit brand new si piping, tinatanggal talaga to. Madalas lang naman itong makita sa mga ginagamit, sa mga rash guard o sa garments, pang topping. Pero sa mga RTWs, bihira siya gamitin. So ipapakita ko sa inyo yung tahi. Nagready tayo dito ng konting tela. Ayan, ito yung tahi niya. Ito yung ilalim eh. Ayan yung ilalim. Sa ibabaw, ganun din. So ipapakita ko muna sa inyo ng live, you know, yung tahi niya talaga. Kasi yung piping natin, kailangan na natin tanggalin to dahil gagamitin nga namin pang lupi ng t-shirt. Okay. So ayan, kung makikita nyo, ito yung huling tinahi natin. Ayan siya. Ayan. Ang ganda ng paglapat nito. So, paalala lang, hindi to basta tinatanggal. Kung akala nyo, pag tinanggal nyo, madali siya ibalik. Hindi po. Meron din siyang timing. Ayan. Pinaalala rin sa akin yun ng mekaniko. Hindi ko pa alam yung timing yan, kaya hindi ko pa may tuturo sa inyo. Pag-aaralan ko pa. So, ito yung ibabaw. Ito yung ilalim. Ayan. So, halos parehas yung ibabaw at ilalim. Pero sa ilalim, mapapansin nyo, ito yung tinatawag na chain stitch. Pakadena. Ayan. Kung mapapansin nyo yung ibabaw, ayan, halos haling tulad siya sa portraits. Overlock. Kung papansin nyo itong tahi sa ibabaw, ayan. Ito yung tahi sa ibabaw eh. Kaling tulad siya ng makinang portraits overlock. Ito siya oh. Ayan. Zoom mo ng konti. Kita na ba? Ewan ko kung nakikita nyo, no? Pero parang haling tulad siya. Si portraits lang, since may blade dito, usual tahi niya, panggilid o pangduktong. Ito naman, ayan oh, nasa gitna siya ng damit. Yung tinatawag na pang topping. Pero yung tahi niya is halintulad nga rito sa portraits overlock. So ano yung makinang portraits? Ayun. Sa kabila. So yun yung portraits overlock. Okay? So ngayon, although maganda siya, maganda yung tahi, hindi natin to kailangan. So nakakaabala talaga siya.
Kaya ngayon, istatanggalin po natin yung tahi na yan. Kasi ang gagamitin lang po natin sa ating piping machine ay tatlong sinulid lang po. Dalawa sa ibabaw, isa sa ilalim. So, kailangan natin ihanda is alin, pangtanggal ng karayom, at saka screw lang. So, madali lang ito tanggalin. Okay? So, una mong tatanggalin, lilipat ka rin sa kabila. So, paalala lang, lahat ng tatanggalin nyo ay itatabi nyo po. Kasi alam ko, yung isang set ng spreader ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, may higit 1,000 siya. So, sayang siya kung maiwawala o hindi nyo maitatago ng maayos. Kung mawawala siya. So, una natin tatanggalin ito, itong sulutan ng sinulid na to. Meron siyang dalawang tornilyo dito. Ayan, tanggalin natin. Maliliit yung tornilyo niya, ingat lang, baka mawala. So, sayang kasi, pag nawala, bibili ka pa. So, ito, yung una natin natanggal. So, syempre, yung tornilyo, ang gawin natin is ibalik natin siya kung saan natin siya ilagay. So, samahan na natin ng konting linis. So, ibabalik mo lang siya kung saan mo siya tinanggal. Para nang sa ganun, kung ibabalik niyo yung spreader, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng tornilyo. Kasi naroon siya sa pwesto kung saan natin siya tinanggal. Okay? Higpitan mo lang kasi ang makina, madalas siya nagbabibrate. So, ang tornilyo, pagka maluwag, natatanggal yan pag nagbibrate yung makina. So, okay. So, natanggal na natin to. Ang tatanggalin naman natin next is yung spreader mismo. Ayan. So, dito na natin siya tanggalin eh. May tornilyo yan dito. Ayan. So, ito na yung tanggalin mo. Una, luwagan mo muna, no? Luwagan muna natin. Ayan. Ulitin ko, ito ay may timing. Ayan. So, hindi siya yung basta kinakabit. Ano? So, pagka madali ito tanggalin, mahirap ibalik. So, pag ibabalik mo, kailangan muna ng mekaniko. So, ito siya. So, ito lang dalawa na to. Pero syempre, tatanggalin ko rin yung... So, ito yung sulutan kasi. Ayan, makikita nyo, may sulutan pa rito. Sulutan niya nung sa spreader ito. So, pwede ko rin to tanggalin. Tingnan natin. Ayan. Parang, ano rin siya, parang makakaabala rin. So, tanggalin na natin. So, tanggalin na natin. Sama na lang natin siya. Tapos, yung tornilyo, huwag nyo kakalimutan higpitan, no? So, higpitan natin yung mga tornilyo. Ayan, kung makikita nyo, binalik ko yung tornilyo yung dalawa rito eh. Ayan. So, yung dalawang tornilyo, binalik ko. Bali, apat na tornilyo lang naman eh. Ito yung sa alin. Tapos, yung ika-apat, ito siya. Hindi naman natanggal dito. Bago kayo paliwanag sa inyo yung pagtatanggal ng karayom, ipapasada muna natin siya nang wala yung spreader. So, kung maaalala nyo, ito yung tahi niya. Ayan, nakakabit yung spreader. So, tinanggal natin yung spreader, pasada natin siya sa tatlong karayom. Nakabukas pala yun. Ayan, kung makikita nyo, yung put na iaangat mo na. Ang laki na nung angat niya, no? Unlike kanina na bumabangga siya, napipigilan nung spreader. So, ayan. So, pasada natin ng wala yung spreader. So, ayan. So, ito yung tahi niya. Tatlo. No? Kung makikita nyo, yung tahi niya, nagkabukod-bukod yung tatlo. Unlike dito, nabuo siya na malapad. So, ngayon, since hindi naman natin tinanggal yung isa sa mga karayom, kasi tatlo yan, usual kasi gamit dalawa lang, is ito siya, tatlong sabay-sabay. So, ito yung ibabaw niya kanina, nung may spreader, ito na siya ngayon, bukod-bukod na. Tapos, yung sa ilalim, ito yung ilalim niya, same pa rin. Wala pa rin na bago ron sa ilalim. O, pakadena pa rin, ito siya. So, ito yung ilalim niya. Same pa rin, kasi wala naman tayong ginalaw sa ilalim. Pero, okay, pakita ko muna sa inyo yung karaniwang gamit. So, sasadyain kong putulin yung sinulid nung isa. Ito, kasi tatlo yan eh. Ayan, ang usual po tinatanggal namin, ito, yung karayom sa parting kanan mo. Ito. Yan yung usual tinatanggal namin.
Pero may mga pagkakataon po na depende ho sa tatahiin. May pagkakataon kasi na kailangan malapad yung puwang nung tahi mo, pwedeng ang tanggalin mo itong gitna. Huwag mo lang papakailaman itong nasa kaliwa. Ang usual tinatanggal is either itong gitna or itong nasa kanan. So papakita ko muna sa inyo pagtanggal yung gitna. So pwede naman natin hindi tanggalin yung karayom, gupitin lang natin. Ayan. So ipapasada natin. So hahawakan ko to para hindi siya bumuhol. Ayan. So pasada natin, dahan-dahan na lang muna. Okay. Atras. So ayan, kung kanina ang pasada natin tatlo, ito yung tatlo, nung tinanggal natin yung tahi sa gitna, eto na lang siya ngayon, dalawa. Ayan, dalawang malaki yung puwang. Eto yung karaniwang ginagamit sa ano, mga clothing line t-shirt, yung ganito kalalapad. Ganito kalalapad ang tahi. Ayan. Tapos yung ilalim niya, ayan, kung makikita nyo, nagkaroon siya ng pagbabago sa ilalim. Ayan, ewan ko kung halata ah, pero ito kasi, ayan o, mas parang marami siyang, alam nyo yun, yung parang net. Ayan, so ito, mas maluwag. Ayan o, yung makikita nyo, sigsag lang siyang ganun. Ito, may tahi pa kasi ito sa gitna. Ito, wala na. Ayan, so ito yun. Yung pag tinanggal mo yung gitna, ganyan siya. Pero since sabi ko nga, eh, kami naman pag naglupi, is ang tinatanggal talaga namin itong nasa parting kanan, tanggalin na natin ng sadya yung karayom. Okay, tanggalin ko na yung karayom. Okay, matigas, ayun. So tanggalin na natin yung karayom. Ayan. Papakita ko naman sa inyo yung tahi nito. So syempre gupitin na natin yung sinulid niya. So okay, ito yung sinulid niya, oh, ito. So dito natin siya puputulin. Ayan, putulin na natin dito. Kasi pag hinayaan ko yan, bubuhol. So, ito yung sa, ano pangalan ito, spreader. Tanggalin ko na rin. Ayan. So, tanggalin na natin sa spreader. Ibabalik na natin yung normal na tahinong piping namin. Pero ako, mas gusto ko yung ganito kaysa yung sa malapad. Okay. So, ito na po siya. Atras ng konti. So makikita nyo yung kaibahan ng mga tahi dito. So ito, papasadahan ko na, na dalawa lang yung karayom pero magkadikit siya. Okay, dito natin sa bandang gitna. Okay. So ayan. So ito na yung usual gamit namin, yung halos magkadikit siya, hindi ganito kalapad yung pagitan. So from kanina, ito yung may spreader, tinanggal natin yung spreader, ito siya, yung tatlong pasada na magkakatabi. Tapos tinanggal natin yung tahi sa gitna, ito siya, yung malapad. Ayan, ngayon naman, ito yung usual o karaniwang gamit sa mga patahian. Ayan, ito, yung dalawang magkatabi. Ang tatanggalin mo lang dito sa karayom is yung parting kanan talaga. Yun lang naman yung usual tinatanggal, kanan or yung gitna. Hindi mo papakailaman tong nasa kaliwa. Okay? So, papakita ko sa inyo yung parting ilalim naman. So ito, ang parting ilalim nito, syempre makitid. Ayan o. So, ayan siya, makitid. Makitid lang siya. Pero buo pa rin. Ito naman, malapad. Ito yung magkabukod. Ito naman yung dun sa tatlo. Ayan o. Meron siyang tahi rin sa gitna kasi. Kaya para siyang net na madami. Ito naman malapad na net. Ito naman parang makitid. Ayan o. So ayun. Yun po yung iba't ibang klaseng tahi nitong piping machine. Ano. Actually po, pwede nyo rin po tahiin yan ng single lang. Ayan. Pwede pong tahiin natin ng single lang eh. Dito tayo sa kapraso. Pwede mo tahiin yan ng single lang. Ayan. Lalagutin mo lang yung isa. Ayan. Pwede mo ipasada yan ng isa lang. Kasi may mga gumagamit naman yan. Ayan. Ayan. So, isa lang siya. Ito. Ito yung tahi niya, oh. Diretso mo ang camera. So, ito yung tahi niya pag iisa lang. Ito yung ilalim. Ayan. So, i-adjust lang natin yung tension nito. Titikom pa yan. So, kaya siya naging ganyan. Kasi nga, nakaset siya ron sa malapad, no?
So ito yung kadena na tinatawag. Yung kadena na kahit hatakin mo, hindi pumuputok. Ayan o. Oh, maririnig nyo naman yan kung pumuputok eh. Yan yung advantage ng piping machine. Hindi siya pumuputok. Okay? So yun lang. So okay, yun po yung kaibahan ng iba't ibang klase ng tahinang piping machine. Pero isang makina lang siya. No? May mga tinanggal, may mga kinabit lang tayo para magbago-bago siya. So sana nag-gets nyo po yung ating piping machine. Well, syempre may iba't ibang klase ng piping machine. Nakadepende na yun sa korte niya. Yung box type, cylindrical, at saka yung L-type. Itong piping machine natin is itong L-type. May video ko noon yung 3 types of piping machine. Baka gusto nyo rin makita para mas lumawak yung kaalaman nyo. Hanapin nyo yung 3 types of piping machine. So, box type, cylindrical, at itong ginagamit natin, L-type. Kasi itong L-type is meron tong folder, no? So, meron pa tong folder na kinakabit dito. Ang kagandahan sa kanya, sa L-type, para sa mga hindi nakakaluwag-luwag, kagaya natin, na walang kakayahang bumili ng dalawang magkaibang piping, si L-type is pwede mo siya lagyan ng folder, at the same time, tanggalin mo lang yung folder, magagamit mo na siya pang hemming. Okay? So, yun po muna. Sa susunod na video na lang natin elaborate dyan, yung paglalagay ng folder dito. At sana nagustuhan nyo tong video, sana nakita nyo yung iba't ibang klase na stitch o tahi ng ating piping machine. At syempre, kung may gusto ka pang malaman o may alam ka na hindi ko na ituro doon sa video, comment ka lang sa baba. Try natin pag-aralan yan at gawan natin ang susunod na video kung may mga request ka. Okay? So, ako po si Kuya Mel ng Team Bonaventura. Si Ate Christy ang taga-video. See you sa next video. Bye-bye!